So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga rescue nuts. Ito yung mga common na rescue nuts na ginagamit natin sa rope rescue. So dapat nating ma-master ito, ma-enhance, para pagdating sa pag-set up ng mga system, hindi na tayo matagalan, no? So una, dapat nating matutunan yung mga parts ng pag-tie natin sa mga nuts. Working end at saka yung standby end. No? Ito yung naka-steady lang siya. Ito naman yung gumagalaw, umiikot, pumapasok sa mga ibang loops ng nuts. So, next, ano yung tinatawag na loop? Pag sinasabi nating loop, ito yun siya. No? Perform lang tayo, i-twist lang natin. Ito yung loop. Meron tayong tinatawag na bite. Ang bite, ganito lang siya. I-bend mo lang yung rope. Ito na yung magiging bite niya. No? Pag sinabi nating turn, simply, igaganon mo lang siya sa bagay o sa object. No? O saan natin siya itatay. Ito yung turn. Pag sinabi naman nating round turn, ito yun siya. Ikot mo lang siya. Round turn yan siya. Round turn. Okay? So yan yung mga basic na parts ng nuts. Ang first category ng ating rescue nuts, yung tinatawag na foundation nuts. Itong foundation nuts, ito yung mga simple na mga nuts na pag hindi natin alam ito, hindi rin natin matutunan yung mga ibang pamilya ng nuts na to. So una, yung tinatawag na overhand nut. So simply, ganito lang yung gagawin. So meron tayong lubid, then ikot mo lang, ganyan, tapos ipasok mo siya. So yan yung tinatawag na overhand nut. Usually ginagamit natin to pang backup nut. So ang second foundation nut, yung tinatawag na figure of 8 nut. Meron tayong lubid, no? Iikot mo lang siya ng dalawa. Okay? Tapos ipasok mo siya. So yan yung nagpo-form na parang 8, number 8. So ito yung tinatawag na figure of 8 nut. Ang daming pamilya ng nut na to. So kailangan alam natin yung pinakasimple na technique sa pagtie ng figure 8. Okay, yung third foundation nut, yung tinatawag natin na barrel nut. So ginagamit rin natin to as topper nut or backup nut sa ibang nuts naman. Okay? So ito lang yung procedure na. So meron kang lubid, ganun mo siya, tapos dalawang round turn. No? Dalawang round turn, tapos ipapasok mo lang siya galing dito, palabas. Okay, insert. Tapos ito na yung barrel nut. Okay, stopper nut or backup nut ang pwedeng gamitan natin ito. Okay, ang second category ng nuts natin, yung tinatawag na bite or loop nuts, no? Okay. So ang first na nat-tying tungkol dito sa mga bites and loops nut, yung tinatawag na figure of 8 on a bite. So simply ang gagawin mo lang, i-double mo lang yung lubid. Okay? Tapos baba mo siya, tapos ikot mo lang, no? Dalawang ikot. Then insert. Okay? Insert. So yan yung tinatawag na figure of 8 on a bite. Then kailangan nating i-dress yung nut natin para equal yung pull ng tension dito sa loob ng nut, no? Okay. So ganyan siya. So naka-dress na siya. Itong loop na to or bite, ito na yung gagamitin natin na pang-connect doon sa mga carabiners natin. So mga ibang ibang equipment. So ang second nut natin sa mid loop nut, yung tinatawag natin na figure of 8 double loop. So figure of 8 double loop, ganito lang siya. So meron kang isang dulo ng lubid mo o yung linya, tapos kukuha ka lang ng mga 1.5 approximate na length, tapos ibabayan mo lang yung dalawa, tapos huwag mong kalimutan na magtira, no, dito siguro mga 15 to 20 inches pang backup nut natin yan mamaya. So dito ka na mag gumawa ng figure of 8 double loop. So make a simple figure of 8, twist 1, 2, tapos ipapasok mo yung
gulo, ibibend mo yung loop, tapos insert. Tapos ganun lang siya. Dali sa taas, diretso sa baba. Ilahin mo lang siya. Okay. Huwag mong kalimutan maglagay ng overhand nut dito sa dulo. Ito yung magiging backup nut niya, yung overhand. So yan talaga yung mga technique natin pag actual operation, nakaback-up nut talaga yung mga main nuts natin, especially sa main line. Okay. So ang third nut natin sa nuts with loop, ito yung tinatawag na butterfly nut. So paano gawin yung butterfly nut? So, make a bite, tapos iti-twist mo lang siya dalawa. 1, 2, tapos i-open mo yung sa baba, no? Ito, i-open mo siya, tapos ibaba mo lang yung loop na galing sa taas. So kung makikita nyo, merong hole dito. Dito mo siya ipapasok, diretso. Okay? Tapos hilain mo lang siya. Then, pull opposite side, yung dalawang leg ng rope. So ang advantage nito, naka-direct na yung lubid natin sa both ends, no? Opposite sides. So hindi sila magkatabi. So itong advantage ng nut na to. Unlike sa figure of 8 loop, magkatabi yung dalawang leg ng nut, ng lubid natin. So ito naman siya, or butterfly nut, opposite na yung direksyon ng dalawang leg ng lubid natin. So